Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay ating tatalakay ng isang kwento na pinamagatang Ang Kamatayan ni Ivan Ilyich. The Death of Ivan Ilyich na sinulat ni Leo Tolstoy na binuod naman ni Maria Dominique A. Lucenario. Okay, ngayon ay tunghayin natin ang kwentong ito. Pero bago yan, alam mo ba? Ipinanganak si Leo Tolstoy noong ika-28 ng Agosto 1828 sa probinsya ng Tula, Russia. Noong 2 taong gulang pa siya, namatay ang kanyang ina sa panganganak at noong 1837 naman, namatay ang kaniyang ama. Nagmula si Tolstoy sa aristokratong pamilya. Kaya bagamat naulila siya, nakapag-aral siya sa Kazan University. Subalit, hindi siya nakatapos ng kurso. Nagsimula siyang magsulat noong voluntaryo siyang naglingkod sa hukbong Russia noong 1851. Ang una niyang limbag na akda ay ang Childhood na sinunda ng kasunod na nobelang Boyhood. Ang pinakahuli sa serye na kaniyang isinulat ay Youth na natapos pagkaraan ng kaniyang pagserbisyo sa hukbo. Isinulat din niya ang Sevastopol Tales na nagsasalaysay ng kaniyang mga pananaw at karanasan sa gitna ng digmaan. Nakadama ng pagkabigo si Tolstoy sa kaniyang pagsusulat. Bumalik siya sa Yasnaya Polinyana at ibinuhos ang panahon sa pag-aaral sa mga practice sa edukasyon. Noong 1862, pinakasalan niya si Sofia Andreevna Beres at pagkaraan na 7 taon na inilimbag ang kaniyang mga pinakamahalaga at dakilang nobela tulad ng Ang War and Peace noong 1860 at Ang Anna Karenina noong 1873 at Ang The Death of Ivan Ilyich noong 1886 ay naging isa sa pinakapopular niyang akda. Ngayon ay tayo tunghayan ang nobelang ito. Pero bago yan, alam niyo ba na ang Russia, pagkatapos mabuwag ang Unyong Soviet o Soviet Union, tinagurian ang Russia bilang bansang may pinakamalaking lupain sa mundo. Lumakas din ang ekonomiya niya dahil sa likas na yaman. Partikular na ang langis at gasolina. Kung reliyon ang pag-uusapan, 75% ng 142.8 milyong populasyon sa Russia ay Orthodox na Kristiyano. Mayabong din ang kulturang Roso. Kilala sila sa katangi-tanging arkitektura na pinatutunayan ng Katedral ng Basil sa Moscow. Popular din sila sa ambag nila sa musika at sayaw ng Rosong Ballet. Si Peter Tchaikovsky ang pinakamahalagang kompositor ng Roso na sumulat ng mga klasikong piyesang pang-ballet katulad ng Swan Lake. Ay kung familiar kayo dun sa Swan Lake, ang sumulat po nun ay si Peter Tchaikovsky ang pinakamahalagang kompositor ng Roso. Okay. At si Tolstoy ang sumulat ng Ang Kamatayan ni Ivan Ilyich ay isa rin pong Roso or manunulat na Roso. Ngayon ay dumako tayo sa buod. Ito po ay mula sa libro sa punla na 10 na binuod po ni Maria Dominique A. Lucenario. Tunghayin natin ang kwentong Ang Kamatayan ni Ivan Ilyich na binuod ni Maria Dominique A. Lucenario. Sinimulan niya ito dito. Nagsimula ang nobela sa isang korte kung saan napansin ni Peter Ivanovich sa isang pahayagan ang pagpanaw ni Ivan Ilyich
Sinabi niya ito sa kanyang mga katrabaho at nagsimula ito sa usapan tungkol sa kung sino ang makakatanggap ng mas mataas na posisyon dahil sa pagkabakante ng pwesto ni Ivan. So doon sa simula, ipinakita agad na wala na or sinalay sa agad na patay na si Ivan Ilyich, na kung saan sa pamamagitan noon nagkaroon ng conversation sa pagitan ng mga katrabaho niya kung sino yung papalit sa mataas na posisyon dahil si Ivan Ilyich ay isa sa may pinakamataas na posisyon doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Yan. Next, pinag-usapan din nila kung gaano kaabala sa kanila ang pagpunta sa libing ng kanilang kasama. Subalit, pumunta pa rin si Peter Ivanovich sa libing noong naisip niya na makatutulong ito sa kanyang kapatid na may balak lumipat palabas ng probinsya. Nakita ni Peter si Schwartz, ang isa pa niyang katrabaho na nag-imbita sa kanyang maglaro ng bridge pagkatapos ng seremonya. Nadatnan din niya ang asawa ni Ivan na si Praskovya Fedorovna. Lumipat ang dalawa sa isang pribadong kwarto at ikwento ni Praskovya sa pagitan ng kanyang pag-iyak ang mga paghihirap ni Ivan sa kanyang huling sandali nito. Itinanong din niya kung makakuha siya ng mas malaking salapi mula sa gobyerno para sa pagkamatay ng asawa niya. Ngunit hindi siya natulungan ni Peter. Bumalik si Peter sa isang kwarto at tinapos ang libing. Pagkatapos, umalis siya at nakarating ng saktong oras para sa paglalaro nila ng bridge. Ang sumunod na bahagi ng nobela ay pagbalik sa higit sa 30 taon ng nakaraan ng buhay ni Ivan Ilyich, isa siyang ordinaryo at matinong lalaki na nakapagtapos ng abogasya. Itinuloy niya ang pagiging masunurin sa kanyang unang trabaho bilang opisyal ng probinsya. So doon sa unang bahagi, pinakita yung sinalay sa agad yung patay na si Ivan Ilyich at doon sa libing kung saan ginawa. At kasunod namang bahagi ng nobela ay ipinakita or nagbaliktanaw or nag-flashback yung kwento doon sa pagkabata ni Ivan Ilyich. Na kung saan ikwento nga na siya isang matinong lalaki na nakapagtapos ng kursong abogasya at nakapagtrabaho. At ang unang trabaho niya ay bilang opisyal sa kanilang probinsya. Pagkalipas ng panahon, nakatanggap siya ng posisyon bilang examining magistrate na inilipat siya sa ibang lalawigan, umikot sa trabaho at pagbabarkada, na paglalaro lamang ng bridge kasama ang katrabaho, ang buhay niya. Nakilala niya si Praskovya Fedorovna na itinakdang bagay sa kanya. Nagpakasal sila at nagsimula ng isang maayos na buhay mag-asawa. So pagkaraan ng ilang buwan o ilang araw, siya natanghal or tumaas yung posisyon niya bilang isang, hinirang siya bilang isang examining magistrate. Na kung saan nailipat siya sa ibang lalawigan dahil sa pagkakaroon niya ng ganoong posisyon. At sa paglipat niya, doon niya nakilala yung kanyang mapapangasawang si Praskovya Fedorovna. Okay, yun. Nagsimula sila at nagpakasal siya at namuhay ng maayos. Subalit, noong buntis si Praskovya sa una nilang anak, naging etables na siya at nagsimula na ang mga problema sa pagitan nilang dalawa ni Ivan. Patuloy na nirespeto at sinunod ni Ivan ang ikinakailang daw para sa kanyang relasyon upang magpatuloy sa uri ng buhay na pinahihintulutan ng lipunan. Ibinuhos niya sarili sa kanyang trabaho at isinasantabi ang mga personal niyang alalahan. Sa bahay naman ay pinananatili niya ang formal na pakikitungo sa kanyang pamilya. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap at nakatanggap siya ng bagong posisyon
bilang public prosecutor at umasang ibibigay sa kanya ang tungkulin bilang hukom sa isang universidad sa bayan. Subalit, hindi niya ito nakamit. Samantala, hindi pa rin naayos sa mga problema niya sa pamilya. Sa pagkamatay ng isang niyang anak, lumaki namang malusog at nagsimula ng mag-aral ang natira. So, pagkalipas ng ilang araw ulit, ay nakatanggap uli siya ng bagong or tumaas yung posisyon niya doon sa kanyang trabaho at naging public prosecutor siya. Pero hindi niya ito nakamit dahil nga sa maraming problema na kinakaharap niya at ng kanyang pamilya. At doon nga nagsimula na namatay yung kanyang isang anak. Pero after pagkamatay or pagkatapos makamatay ng kanyang anak, ay lumaki namang malusog at nagsimula na mag-aral ang mga anak niyang tira. Nadismaya si Evan nang hindi siya umaseng sa trabaho at kinapos ang sahod niya para sa mga bayarin ng pamilya. Ngunit pagkatapos ng pagpunta niya sa St. Petersburg at ng isang pagtatagpo nila ng dati niyang kaibigan, nakakuha siya ng mataas na posisyon sa kagawaran ng katarungan. Inihanda nilang mag-asawa ang lahat ng kanilang kakailanganin sa bago nilang buhay sa St. Petersburg. Sa kasamaang palad, nahinto ang masaya nilang pamumuhay noong nagkasakit si Evan. Dahil sa paghihirap na nararamdaman niya, naging irritable na rin siya at naging sanito ng mga away nilang mag-asawa. Nagpakonsulta siya sa iba't ibang doktor, kunit iba't iba ang mga paliwanag na ibinigay sa kanya. Sa bahay, iniinom pa rin niya ang gamot niya, ngunit kapansin-pansin ang nililikhang tensyon ng kanyang sakit sa pamilya. Naapektuhan na rin nito ang kanyang paglalaro ng bench. Lalong hindi na naitanggi ang epekto ng sakit sa itsura ni Evan nang bumisita ang kanyang kapatid at nakita siya. Gulat na gulat ang kapatid at sinabi pa nito kay Praskovia na halos bangkay na ang kanyang asawa. Naginhawahan ng kaunti si Evan noong nakumpirmang sa appendix ang ugat ng kanyang karamdaman. Ngunit nag-aalala pa rin si Evan at naisip niya ang posibilidad na kamatayan. Dahil lagi niyang naisip ito, nagmuni-muni siya tungkol sa buhay niya. Okay, doon, namuhay sila ng masagana doon nga sa St. Petersburg, pero hindi naglaon ay hindi naging maganda yung pamumuhay nila. Kasi nga, nagkasakit si Evan na kung saan ay nagpakonsulta siya sa mga doktor at hindi nalaman ang tunay na sakit na meron si Evan. Dahil nga, iba't iba yung pananaw o ibinibigay na paliwanag ng mga doktor sa kanya. Tapos, noong bumisitas yung kanyang kapatid, ay lalong napakita na si Evan nga ay meron ng napakalubanan ng karamdaman na kanyang binadaing sapagkat kita na sa kanyang pisikal na itsura ang kanyang sakit. Kaya payat na siya, yun. Tapos, yun nga, naginawaan siya kaunti dahil nga nalaman niya na ang ugat lang pala noon ay ng sakit na yon ay appendix, pero hindi pa rin maalis sa isipan niya na maaari din siyang mamatay. Kaya't naisip niya yung mga buhay niya noong nakaraan. Minsan, nakikita pa nga niya si kamatayan si silid niya. Unti-unting nawala ng epekto ang mga gamot at nawalan na siya ng ganang kumain. Ang katulong niyang si Herasem ang natirang iisang pinanggagalingan ng kanyang ginawa. Tinutulungan siya lagi nito sa kahit anong kanyang kailangan. Ipinapatong ni Herasem ang mga binti ni Evan sa kanyang balikat upang maginawa ng uli. Tanging si Herasem ang tunay na nakaunawa kay Evan at siya rin ang tapat na tumutugon sa kanyang mga pangangailangan. Nagugustuhan ni Evan ang positibong ugali ni Herasem
sa kanyang karamdaman habang ikinagagalit niya ang reaksyon ng iba na nagkukulo rin may karamdaman lamang siya at hindi pa nalalapit ang kamatayan. Masayang ibinalita ni Praskovya kay Eva na tumawag siya ng espesyalista para tumulong sa paggamot. Ang lahat ng ito ay mas nagpagalit lamang kay Evan dahil nakita niya na ang lahat ng ginagawa ng asawa ay para sa sariling interes nito. Masama rin ang turing niya sa pamilya noong kinakausap siya bago umalis para sa teatro. Subalit, noong nakita niya kung paano siya tingnan ang kanyang anak na si Vasya, nalaman nilang ni Evan na naiintindihan niya ito. Isang gabi, nagwala si Evan. Isinumpa niya ang Diyos at tumingi siya ng paliwanag sa kanyang paghihirap. Nang tumahimik na siya, may narinig siyang boses mula sa kalooban niya na nagtanong sa kung ano ang gusto niya. Sumagot siya na gusto niyang balikan ang matino at masayang buhay niya noon. Muli siyang nagmuni-muni, pero unti-unti niyang naunawaan na hindi talaga siya nabuhay ng masaya talaga, kundi sinunod lamang niya ang gusto ng lipunan. Hindi niya ito matanggap at pinaniwala na lamang niya ang sarili na ginawa niya ang lahat ng tama. Pagkalipas ng panahon, tuluyan na siyang hindi makatayo. Mas naging malungkutin siya at unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Patuloy ang kanyang pagmumuni-muni at pag-aalala sa buhay. Natutuhan niya na sa pagtindi ng kanyang paghihirap, ang buhay mismo ay lumalawig din. Subalit hindi pa rin niya may paliwanag kung bakit niya kailangan maghirap. Ibinalita ni Praskovya na magpapakasal na ang kaniyang anak na babae. Ngunit pinalayas lamang ni Eva ng kanyang asawa at ang doktor. Sinabi ng doktor kay Praskovya. Na wala na silang magagawa kundi bawasan ang paghihirap ni Evan. Patuloy na pinaniniwalaan ni Evan ang sarili na kanyang matinong pamumuhay. Subalit, sa huli, inamin din niya na artificial ang kanyang naging buhay. Kinamuhian niya ang kanyang pamilya dahil ang lahat dito ay bunga lang ng idinidikta ng lipunan. Minsan nakatanggap siya ng sandaling ginhawa sa komunyon. Ngunit bumalik muli ang galit sa tuwing naaalala ang pagiging makasarili ng asawa. Tumala ang sakit na Evan at nagsimula siyang manigaw. Nagpatuloy ito ng 3 araw at hindi pa rin napapawi ang mga pagdududa niya sa kanyang buhay. Nakita niyang muli si kamatayan at ang paniniwalang nabuhay siya ng mabuti ang tanging pumipigil sa hindi niya pagpasok sa sako. 3rd araw noon nang may naramdaman siyang puwersa sa tumama sa kanya at naipasok siya sa sako, kung saan tinanggap siya ng isang nakasisilaw na liwanag. Samantala, tinabihan siya ni Vasya at iniyakan. Naisip ni Eva na maaari pang maayos ang lahat ng kamalian ng buhay niya. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata at nakita niya ang anak at asawa na tumatangis. Naawa siya sa kanilang lahat. Pinalis niya ang mga ito habang sinusubukang humingi ng paumanin, ngunit tapos na ang tanging lamang niyang nasabi. Nang magpag-isa, hindi na natakot si Evan sa kamatayan. Sa halip, nakaramdam siya ng malalim na kaligayahan, isang malalim na paghinga. Pagkaraan ay pagpapaubaya na ni Evan sa kamatayan. At doon nga po nagwawakas ang kwentong ang kamatayan ni Evan Ilyich. Na kung saan ikwento yung paghihirap ng dinanas ni Evan dahil doon sa kanyang sakit at doon sa mga kamalian niya sa buhay. Okay, doon napakita yung kung paano nandiyan yung pamilya mo para sa lahat ng oras, lalo na sa oras ng kamatayan. At ngayon, meron ako dito isang katanungan na kung saan i-comment nyo sa comment section nyo. So, ba't ito po ay recorded? Lahat po ng kinocomment nyo at sinedjekan ko po ay recorded po yun. Ibig sabihin, pag na-heart ko na po yung comment nyo, ibig sabihin recorded na po yun.
At ang tanong na to ay, ano ang napulot mong aral mula sa kwentong ito? Isulat mo sa comment section yung napulot mong aral mula doon sa kwentong Ang Kamatayan ni Evan Ilyich. Okay, yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat mga mag-aaral. Paalam!